Never again to martial law! 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 Noong ibinaba ang martial law, September 21, 1972, meron ng mga ilang hinuli. Meron ng ilang hinuli noon. Ako'y meron ng sakit. Ang sakit ko, ayon sa akin doktor, ay generalized seizure. Most likely na matatawag na secondary sa head trauma. Dahil nung ako'y tinorture, inuumpog ang ulo ko sa pader. Inumpog ang ulo ko sa pader. At ngayon, kailangan ako ay uminom ng gamot. Kailangan may maintenance medicine ako. Inatake ako noong 1995, 48 years old ako. Sa 44 na taon na ng pagdideklara ng batas militar, hanggang sa ngayon, wala pa yung nakikita naming malinaw at pinaka-ultimong fundamental na pagbabago sa lipunan. No? Hindi pa nawawala ang tiranikong militar na rehimen na siyang sinimulan noong panahon ng rehimen at diktadurang Marcos. Hanggang ngayon, nananatili pa ito. Andyan pa rin ang kultura o culture of impunity na kung saan yung mga nagkakasala na bahagi ng nasa estado poder ng lipunan ngayon ay nakalalaya pa. Mga kasama, 4 na dekada at 4 na taon nang nakakaraan, formal na itineklara ng pasistang despotiko ang batas militar at ang kanyang pangangatwiran. Nais niyang iligtas ang republika at reformahin ang lipunan. Mga salitang matatayog at banal na dakila, subalit ang katotohanan, nais niyang simulan ang isang rehimen na siya lamang ang makapaghahari. At ganoon nga ang nangyari, ang lehislatura ay sinara. Ang hudikatura ay naparalisa at ang ehekutiba ay walang iba kundi siya at siya lamang. At ang 6 na taong nauna niyang paghahari ay pinalitan at nadagdagan ng 14 na imposisyon ng lagim. May arawi ang luha mo'y masasayi. Matutuyo, may araw di na luha sa matalong namumukto ang dadaloy kundi apoy. At apoy na kulay dugo, samantalang ang dugo mo'y aserong kumukulo. Sisigaw ka ng buong hindi sa liyat ng libong suno, at ang lumang daligalay lalagutin mo ng ulo. Sino po ang lupa, alin pag-ibig
trabaho, edukasyon at karapatan. Ipaglaban! Ipaglaban! Lupa, sahod, trabaho, edukasyon at karapatan.